Hello, magandang araw mga adik sa motor. Nandito po tayo sa ating panibagong vlog na sigurado akong may matututunan kayo at kailangan nyo to, lalo na po sa mga magre-renew ng lisensya. Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng portal sa LTO website at mag-exam na rin na 100% ang magiging result nyo. Sure ball po, hindi kayo babagsak. Kasi karaniwan po nito, itong portal na sinasabi, pinapagawa po ito sa mga fixer tapos magbabayad kayo. Eh, kaya nyo naman pong gawin ito sa sarili nyo. Saka madali lang po siya. Kaya tara, turuan ko po kayo. So, i-open nyo po ito sa Google. Tapos, pupunta po tayo sa LTO portal. Sa-search nyo lang po yan at lalabas po ito, LTMS online portal. Pag nakita nyo na po ito, i-click nyo po ito at marireroute po kayo sa kanilang website. Ngayon, kung bago pa lang po kayo, kagaya ko po na nakapag-register na, magla-login na lang ako. Pero kung gagawa pa lang po kayo ng sarili nyong portal, dito po kayo sa register now. At sundan nyo lang po, sagutin nyo lang po yung mga questions nila doon. So, meron na po ako. Magla-login po tayo. Kung magre-renew po tayo ng lisensya, pupunta po tayo dito sa e-learning. Dito po sa taas. I-click po natin to. At makikita nyo po yung mga iba't ibang selection dito. Ngayon, kung magre-renew po, at sa mga seminar, i-click nyo po itong Driver's License Renewal Course. Nandito po yung mga seminar niya. At saka pag napanood nyo na po yung mga seminar na to, ito po yung exam. I-click nyo po ito, tapos i-start. Pero kung nagmamadali naman po kayo, yung pinakamabilis na proseso para makapag-exam kaagad, kasi mahaba po yung seminar nito, maabot po siya ng mga ilang oras din. I-click nyo na po diretso dito sa CDE Online Validation Exam. Ito po yung exam. At nakalagay po dito na ang passing score e 80% o at least 20 na correct answers out of 25 questions. At ang pinakamaganda po dito, there is no time limit to answer the question, sabi po dito. Bibigyan ko po kayo ng sample kung paano po siya naging madali. So, i-start po natin tong exam. Click natin yung start. Tapos, dito po tayo sa English. Click natin yung English. Ito po yung unang tanong. Ngayon, kung hindi nyo po alam yung sagot, ikakopy po natin to. Kopyahin natin. Tapos, pupunta tayo sa Google. Ipipaste po natin yung question. Saka natin i-enter. So, makikita nyo po dito na may mga selection na lalabas. Pwede rin nyo pong i-search yung LTO. Ito po. Ito po yung website niya. LTO CDE Online Validation Exam. Ito po ang isa-search nyo. Tapos ito po yung unang tanong, where can you contest an alleged traffic violation? Pupunta po tayo dito. So tandaan nyo po yung tanong, where? So alphabetically po arrange itong mga tanong na to. Hanapin, pupunta po tayo sa letter W. Ito na po sa W, so dun tayo sa where. Marami po kasing tanong ito eh. Tsaka hindi rin po lahat
eh nandito. Kaya yung iba, hahanapin po natin sa mga ibang website. Ito po yung question. Number 100. Bali, nasa 100 siya. At ang sagot po niya, ito na din po. Ang sagot at the Traffic Adjudication Office concern. So, punta po tayo dito. Hanapin po natin yung sagot. At ito po yun. I-check po natin yan. At ganun din po sa mga susunod na magiging question niya hanggang sa matapos po yung exam at magiging 100% po yung result niya. So, nag-exam na po ako. So, i-close ko na po ito. Binigyan ko lang po kayo ng example. So, pagkatapos nyo po ng exam, bibigyan po kayo dito sa portal ng certificate na kagaya po nito. I-save nyo lang po yan, tapos i-print nyo. Dalhin nyo po yung certificate na yan na nakaprint pag magre-renew na po kayo ng lisensya. So, sana po may natutunan kayo kung paano gumawa ng portal at kung paano mag-exam ng pinakamadali, yung diskarte. Mas maganda po na advice ko ang gamitin nyo po eh, computer, para mas madali kayo mag-search ng mga sagot tungkol sa tanong. Pero ang pinaka-importante po dito, habang sinasagot nyo po yung mga tanong, intindihin nyo na rin po para alam nyo rin po talaga yung mga traffic rules. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood ng aking mga vlog. Patuloy lang po sa suporta. Maraming salamat po. Peace!